food para nagigiwan ako sabihan, aalilin nyo pa ang size mo body. Everybody and I, thank you. Gumagad yan si Berly dati. Parang babae ito. Pag nakakita ka ng brown na saging, isubo mo, dilaan mo. Turon po ito. From the land of Palais and Kailugan, Barangay Tabing Ilog, Bagak, Bataan. I am Marais Gutierrez Manalo, but for this night, let me use the name of your Miss Universe 2018 Top 5 finalist, Miss Vietnam. Miss Vietnam po, nag-iiwan sa inyo ng isang advokasya. As a simple girl, may advocacy so simple. And that is to be... That would be all. Thank you so much. Ayan, marami na. Salamat, Tommy. Next we have number 9. Barangay San Antonio, naniniwala sa isang kasabihan, bilang isang LGBT, hindi mo kailangan maging tunay na maganda. Gawin mo, gawin mong tunay na maganda ang iyong kalooban. And I, thank you. Number 10.
My name is Martina from Ibis. Naniniwala po ako sa isang sabihan. Pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit naman susunod sa akin. Inay, thank you. Pedyas ba ang ibukay kayungan? Or should I say a pleasant evening to each of everyone? Standing here in the front of all of you is a fresh 21 years old stunner who leads all the way from the Child Making Development Foundation of the Philippines, province of Bataan, town of Bagak, street of Quirino, barangay of Pag-asa. My name is Warren Cruz, but let me stand by the name of the most beautiful woman of the universe. My name is Catriona Gray. What? Philippines, and I thank you. Thank you so much, candidate number 11. And now, last but not the least, our candidate number 12. Ako po si Arlene Horda, nakatira sa Barangay Ibis, Bagak, Bataan. Solong Bagak na inyo, bayan ang maas sa inyo. Bago ko iwanan ang apat na sulong na intablado na ito, may iiwan ang kung isang katagang hindi niya mga. Kung ang titay ay nawawala, kayo din lang po lumakalapit. Thank you. Ayan, thank you so much. Para po sa ating mga candidate, once again, narito po yung ating 12 lovely candidates. Palakpakan naman po tayo lahat dyan. Napakagaganda na to. Kaya naman po talaga natin yung ating mga candidates. As I said nga po kanina, kayo po ang mag-judge para po sa ating top 7. Ha, tingnan po, top 7 ha? Ang pag-judge po natin is Masiligado pa. From Barangay Para! Uy, sabi ko sa mga pasok sa nakikita ko. Representative from Barangay Ibaba! Uy, masaya din! Representative from Barangay
para! Ayan. Masaya yung bola. Representative from Barangay Panama! Meron tayong nabit, ha? Di ba? Representative from Barangay Tabing Ilog! O, di ba, title? Representative from Barangay San Antonio! Okay lang yun, sis. Representative from Barangay Ibis! O, representative from Barangay Pag-asa! O, di ba? Okay, alam na natin kung sino yung pasok sa top 7, di ba? Representative from Barangay Saysay, halika dito. From Barangay Ibis. From Barangay Parang. From Barangay Tabing Ilog. From Barangay Pag-asa. Ilan na po? 1, 2, 3, 4, 5. Representative from Barangay Manawang. Pasok ka na po. At syempre from Barangay... Di ba ba? Tama po ba, 7? Ayan, doon po sa akin po una. Okay lang po yun. May surprise po kami sa inyo. So, since dire-diretso na po tayo, ano? So, huwag ka na kumarte, hindi ka agandahan. Okay, ito ah. Pangalan muna, pangalan. Di pa. Very good. Pasakot yun. So, ito yung tanong sa'yo, ano? Kapag sinabihan kang isara ang pinto, lalabas ang aircon, saan ba nito balak pumunta? Uulitin ko yung tanong. Kapag sinabihan ka na isara ang pinto, lalabas ang aircon, saan ba nito balak pumunta? Hello? Hello? Sa labas po. Bakit? Kasi po sa sobrang lamig niya, gusto niya muntay. Wow! Tama din ako. Very good answer. Next. Pangalan mo, baby? Ano po, gentlemen? Ilan taon ka na? 18. Gusto mo ba experience yung sarap? Ayaw po. Ah, ayaw din. Oo. Sinilihan mo yung tanong mo. So, okay, ang tanong. Ang utang na loob ba, pwedeng bayaran ng installment? Sabi nung katabi, ano daw yung installment? Yun yung ini-install. Ulitin ko ang tanong. Ang utang na loob ba, pwedeng bayaran ng installment? Yes, na po. Ang utang na loob ba, pwedeng bayaran ng installment? Ano po? Ano po ba installment? Ano daw yung installment? So ito na, ang installment hulog ka na. Ano, hindi po. Kasi po ano, kapag may utang na loob ka po sa isang tao, ano? Kung may utang na loob ka po kasi hindi ka na, hindi, ano, parang, pag may utang na loob ka po kasi sa isang tao, ang magagawa mo po lahat kasi may utang na loob ka po sa kanya kasi ano, para kung naalala mo sa kanya yung mga kabutihan, ano, at hindi po inuhulog-hulugan, ano po yan. Pusang loob po. Okay, thank you so much. Hello. Hello. Okay ka lang, girl? Yes. Very happy ba? Yes. Ano barangay? Pag-asa. Nasaan po ang mga taga-pag-asa? Oh, ayan, napakasaya ng barangay Pag-asa. So ang tanong, ito. Sa iyong palagay, sino ang anak ng mag-asawang sampal? Pakiulit po ulit yung tanong. Pasensya na po yung aking pamakabinaka, may pagkamahina ang tenga. So, hindi po kasi. Sa iyong palagay, sino ang anak ng mag-asawang sampal? Para po sa akin palagay, ang anak po ng mag-asawang sampal ay gagawin pa lamang ngayon po. Tiyan po! Ito na siya. Tukoy! Ay, nagyaman
Ngayon po ay dahil, thank you. Yun yan. Next! Ngayon ang sinasabi ng maganda. Sa iyong palagay, sino ang mas masaya? Ang taong nag-text ng ha 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 o yung nag-reply ng he he he? Napaka-witty questions talaga yung one research tayo. Sobrang ganda ng tanong. Very interesting. So for me, parehas po silang masaya. Dahil naniniwala po ako na kahit anuman pong i-reply natin sa isang tao, whether it is ha ha ha, hehehe, ho ho ho, hu hu hu, kompletuhin man lahat, kompletuhin naman lahat, makompleto lang naman natin yung ha, he, hi, ho, hu. At the end of the day, isa lang po akong sasabi ko sa kanilang dalawa, that happiness is what we feel inside of us. That would be all. Thank you so much. Thank you so much. Next. Ayan, maganda. Pangalan mo, girl? Win po. Win. Win, ayan si Win. Ang tanong, malulungkot ka ba kapag mamamatay ka sa katatawa? Hindi po siguro. Hindi lang ito. Kasi po, wala. Happy lang. Nakakatawa, di ba? Yun lang. Wala. Thank you. Okay, thank you so much from Kakparang. Okay. Pangalan mo? Miriam. Miriam. Ilan taong ka na? Kasong boksinera. Anong kaso? Napatay ako ng tao, mama. Kasa mga yun, girl. Ano ka ba? Sinuwin. Papalabasin ka namin ang kanso. Sama yung chichir ka pa rin. So, ready ka na ba sa tanong? Okay, ready na ako. Okay, ang tanong. So, ito magandang tanong to. Kapag nagbiro ang tadhana, matatawa ka ba? No. Dadaan ko na lang sa impira to. Kailangan pa rin ang tagay nito. Thank you. Thank you. Palakpak ka na ba para kay... Okay. From Barangay sa Isay, ito na yung tanong. Kapag sinabihan kang sugod, mga kapatid, sasama ba ang mga kapuso at kapamilya? Based on my experience. English. Kapag sinabihan kang sugod, mga kapatid, sasama ba ang mga kapuso at kapamilya? Based on my experience, marami na po akong pinagdaanan kung ano-ano. So, masabi ko po ang oo, depende sa pag-aya natin sa mga tao. Tulad na... katulad po na mahinahan natin sila nga, hihikayanin kung paan natin sila maaya sa tamang landas na ating tatahakin ninyo lang po. Thank you. Ayan, once again, maraming salamat po sa kanila mga magagaling.